araw, magandang araw sa atin lahat. Kumusta ang bumagapon ang buhay natin dito sa abroad, dito sa ang buhay ng isang OFW sa araw ng walang pasok, walang mga ginagawa. Marami tayong pinagkakabalan kahit hindi tayo, kahit wala tayo sa area. So una-una, pag walang pasok, naglilinis tayo, naglalaba, nagluluto. So ngayon nga ay ito nga tayo at pagagaling lang natin sa tulog at bumabawi tayo sa oras ng ating kaunting pahinga. So mayroon naman tayong isang bagay na ibabahagi sa inyo muli. At napaka-basic naman itong mga tropa at ito yung ating ginagamit na pangkaraniwan. So gusto ko lang ibahagi at gayon pa man ako rin unang basis pa rin lang makagamit itong ganitong klaseng heavy duty na oven. Ano lang siya, maliit lang siya, pero sa unang basis natin titingnan ay medyo malilito tayo kung paano natin gamitin, dahil kung hindi natin tamang proseso ang ating paggamit ay maaaring masunog o maaaring hindi maluto yung ating lulutuin. Parang mong bagay yan, pero pangkaraniwan na ating niluluto dito ay pag hindi yung turbo na manok, inuturbo natin yung manok. So kahit anong klase ng pwede rin pag initan kasi may mga pagkain na natitira tayo kinabukasan, pwede natin iinit dito sa ating pagigitang oven. Ang ganito mga tropa, ito ay oven na magandang klase siya dahil dito medyo branded nga yung gamit. Kaya binahagi ko naman sa inyong mga tropa kung paano natin gagamitin ng tama. Unang wasto, ang ganitong klaseng electronic device. Ito isang part pa rin ng electronic device mga tropa. No? So meron nga tayo ditong ganitong klaseng oven na meron siyang branded na Black Decker. Magandang klase yan. Makikita natin ang Black Decker. May aham din natin sa branded talaga. Ano rin yan eh, ang US brand rin yan, kaya ang China pa rin naman yan, nagdadala. So, meron din siyang settings mga tropa. Kung mapansin natin, tumutunog siya, meron siyang timer settings. Unang-una, meron siya siyang lagay dyan, naka-indicate naman dyan, 60 minutes, pwede natin ilagay sa 60 minutes, 50 minutes, 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, and maximum, pinakababa niya, 10 minutes. So, yan yung pinakang timer na kung saan tayo magluluto mga tropa. Kung paano natin lulutuin, na tansyado natin na hanggang doon daang na kaya, capacity. Depende sa ating gagawin na lulutuin, kung ano klase yan. So, maximum, pag ako nagluluto talaga dito, sinasalang ko lang, maximum sa 50 to 40 minutes capacity na yun. So isinisit ko yan sa 50 minutes mga tropa. Ayan siya. Tapos kung mapansin natin dito sa pangalawang indicator niya, may selector switch din siya. Makikita natin merong off at makikita natin dyan ang makikita nyo mga tropa, nakadesign dyan kung saan natin ilalagay ang pinakamalakas na baga. So, pwede natin isit siya sa ibaba. Ibaba lang yung malakas na tama ng impact ng kanyang baga. Kung mapansin yung mga tropa, meron siyang ibaba at saka itaas. Na ano dyan, na round bar. Yan dyan nagagaling yung lakas ng apoy, ano, ng baga. Yan. Meron dito sa ibaba. Dalawa, bali, apat yan. Isa, dalawa, apat. So yung mga tropa, pwede nating isit, depende sa gusto mo, kung gusto natin, kung anong, kung saan natin ilalagay ng tama. Pwede rin naman, gitna, pwede rin ibaba, iba lang ang malakas na impact niya, at pwede rin naman sa gitna lang. Ito mga tropa, may mimili na lang tayo diyan kung anong klase, kung paano natin isisip, kung saan ka komportable.
Ayan yung mga tropa. Ayan. Ayan. Tapos ito, yung pinakataas na indicator ng mga tropa, mapapansin natin, meron dyan makikita na 0, 50, 100, 150, 200. Yan yung init nya, yan yung lakas ng init. Kung 50 degrees yung gagamitin mo, malakas na yan. So yung pa kayang 100 degrees, para lang nasa ano na yan, talaga ano na yan, halos masunog na ang ating lulutuin yan. Ano. So maximum, para sa akin, pag ako gumamit nito, nilalagay ko lang talaga sa 50. Dahil kung ano man, pwede naman mag-adjust. At least nandiyan lang tayo, nakamaximum lang tayo sa 50 degrees. Dahil pag dito natin ilagay kagad o sa 150, maaaring mabigla yung isang bagay na ating niluluto. Ano. So, nasa sayo naman kung ano yung kung saan ka-comfortable na pwede mong iset. Pero sa akin, okay lang ito 50. At least pwede pa tayo mag-adjust kung meron pa tayong ibang ginagawa. Ano. 50 degrees, 100 degrees Celsius, 150, 200. Pinakamasagad na yan, 250. So sobrang init na niya mga tropa, baka biglang masunog naman yung ano, yung ating niluluto ano. So natapos na nga tayo niya mga tropa. So ito yung kanyang loob. Eh siya. Sumabansin natin, meron siyang bar diyan. Ito yung bar. Dito natin itutusok yung manok. Isang buong manok na ating lulutuin ano. So nangyayari diyan, pagka ilalagay mo siya, iikot siya dyan, may set siya para pag nilagay mo siya dito, iikot siya yung mga tubo pa dyan. Ayan siya. Ito, pwede natin ibaba lang ito. Nakadepende sa atin kung ano yung lulutuin natin. Kung isda, pwede i-blat lang siya, ilapat lang siya. Ito lang yung gagana ng baga sa kanya. Kaya naman binakita tayo dito ng adjustment dito sa selector natin. Mamimili na lang tayo diyan kung ano yung gusto natin. Pwede natin ikit na, pwede ibabaw lang. So pangkaraniwan na ginagamit, ito lang. Dito lang sa baba. Dahil lalo na pagkaisda. Dito lang. Pwede ikit na, pinakamaganda rin ang ikit na dahil nakamiddle lang yung kanyang baga. Nakamiddle lang yung kanyang init. Na pwedeng ibaba, itaas. Pwedeng parehas ang luto ano mga tropa. Yan ang purpose niyan. So ito, pagka manok ang ating lulutuin, dito natin itutusok. Tapos meron siyang lock na mga tropa ito. Mapansin natin. Bali kiklip natin siya para hindi malaglag yung ating lulutuin manok ano. Tapos ang gagawin natin mga tropa, isisip natin ano. Pakikita natin pakikita ko sa inyo kung paano natin kung paano mag-operate itong isang oven. Masatawag nating heavy duty na rin dahil ano na rin, kompleto na rin sa settings mga tropa. So pagkikita ko sa inyo, unang-una ipa-plug in natin siya. Ayan siya mga tropa. Plug in. And then naka-power on na siya mga tropa. Ayan. Naka-on na siya. So kung magluluto tayo, i-sisip natin ang unang-una ay itong ano selector switch, kung ilang minutes ang ating gagamitin ano. So kung naka maximum tayo sa 50 minutes, iset natin yan. Tapos ito nga sinasabi ko sa inyo, kung saan nyo gustong iset nakalagay yung ating yung lakas ng baga ano, yung ating bar, yan yung nagbibigay ng impact ng lakas ng baga. So mga tropa, pansin nyo pag inilagay mo yan dito, so baba itaas yung gagana sa kanyang baga. So ito yung kanyang adjustment ng init, yung degrees, kung ilang degrees yung gagamitin natin. So yun mga tropa, isip natin sa 50 degrees. Ayan, umapansin mga tropa. So hintayin natin na uminit yung ano yung loob niya para makita niyo kung anong klase yung kanyang ginagawa diyan sa operation diyan sa loob niya no. So yung mga tropa, mapansin natin. Ayan.
Yan siya, mainit na mga tropa. Ayan. Sa natin sa 100. Ayan mga tropa, medyo mapansin nyo tumutunog yung kanyang timer. Yan yung palatandaan na aktibo yung ating oven. Ayan mga tropa, medyo mainit na nga mga tropa. Ayan na, sinakasit na siya sa 150. Pagka uminit na siya, pwede na natin siyang ibaba sa 100 or sa 50. Maximum 50 degrees lang ginagamit ko. Ayan mga tropa, mapapansin nyo. Kung mapapansin nyo, umiikot yung kanyang handlebar sa loob, yung paglalagay ng ating manok. Ayan. Automatic siya umiikot. Pag isinit mo natin siya, iikot siya. Ayan. Pagka isinit natin siya mga ganyan, iikot siya. Ayan. Pag isinit natin nasa, ano lang, nasa middle lang, ganyan lang ang position niya. Ayan lang siya, nakalibre lang siya. Ayan. So, sinasabi ko sa inyo mga tropa na yung ating baga, yun yung sa itaas niya. Dalawang bar siya na mainit na. No? So, adjust na natin yung kanyang init. Ayan. Ayan. So, itong ibaba, sa lubong siya ng init. So, kung nagmamadali naman tayo sa ating pagluluto, pwede naman natin isagad dyan. Pareho. So kung maid lang, dandaan lang, isip lang natin sa pinakababa, no. So bali yan lang mga tropa, no. At sana nakapagbahagi na muli ako sa inyo ng simple at basic na pag-share tungkol sa ating machine. At tungkol dito sa ating electronic device machine na kagaya nitong oven na Black Decker oven. Ayan, hindi naman pare-parehas ng brand ang ating ginagamit minsan mga tropa. Merong iba't ibang brand, may mga standard na brand na talaga kilala. Magkakaiba ng design naman, ano. Ito naman, isinibinahagi ko lang kung paano i-operate itong brand ng isang gamit ng Black Decker. So, i-open na natin mga tropa at na-share ko naman sa inyo kung paano gumamit ito ng tama, paano natin gamitin. Pagka natapos na ang minuto niya mga tropa at naluto na, ano, yung timer niya, okay na siya. Magbibill yan, magbibill off yan. Ibig sabihin, yun yung warning, naluto na yung ano niya. Natapos na yung kanyang timer. So, ayan, naka-off na siya mga tropa. Ayan, tapos naka-off na rin siya doon sa kanyang degrees. Yung init niya. So, bali yan lang mga tropa, ang aking mababagi. Naway, nakapagpasaya na muli ako at nakapag-share at nakapag-bigay ng gantong klaseng bagay na kahit sa simple lang ay meron tayong matututunan. Sabi nga, mas mainam na magtanong kung ano yung meron tayo at i-share natin kung ano yung bagay na simple lang. Ano. So maraming salamat mga tropa at hanggang dito na lang ang ating maibabahagi sa mga araw na ito sa aking pagpapahinga. Maraming salamat at mabuhay po at God bless, keep safe sa lahat. At lalo-lalo na sa ating mga kapwa FW na nandirito sa gitnang silangan at sa buong mundo na ating kinilalagyan. Keep safe, God bless, bye-bye.